para nang maglibot sa magagandang tanawin ng kanayunan. Tabi kayo dyan! At tikman ang mga pambatong recipes na ibinibida sa bawat probinsya. Magbakasyon na tayo sa iba't ibang farms na masarap balik-balikan. Naka-impake ka na ba? Because our farm-to-table adventure begins now! Adobo. Simpleng putahe na talaga namang matatawag nating sariling atin. Isa rin yan sa mga pagkain hindi mawawala sa mga family outing. At halaw sa mga farms sa binisita natin, narito ang ating adobo favorites. Simulan natin sa pinaka-basic, adobong baboy na pinagsaluhan natin sa BCV farm. Sa mga hindi kumakain ng karne, pwede ka rin mag-adobo ng gulay tulad ng takway na tayo mismo ang pumitas sa Pink Farm. And isusunod ko kagad yung ating sibuyas at bawang. And of course, yung ating brown sugar. Sa mga mahilig sa seafood, subukan nyo mag-adobo ng pugita. Habang sinasangkot siya natin yung ating sibuyas, akin naman gagayatin yung ating pugita, saka natin isasabay ng gisa sa ating bawang. Pwede rin kayong mag-adobo kahit walang toyo tulad ng niluto natin sa Farmville. Luyang dilaw o turmeric ang nagbigay ng kakaibang kulay sa adobong ito. Pass ko lang. Digdikin lang ito ng mabuti at igisa kasama ng bawang. Titimplahan ng asin at paminta. Tapos, pwede nang ilagay ang karne ng baboy. Kukuluin sa tubig at suka. Para sa adventurous na foodie, baka para sa inyo ang adobong dagang bukid. Namitin siya, walang weird taste, walang... Masarap, alam ko cliche na to or lagi yung napapakinggan, pero yeah, para siyang lasang manok. Madalas ding pagsaluhan ng mga bakasyonista ang inihaw. Balikan naman natin ngayon ang mga inipo naming inihaw favorites. Hindi lang pork barbecue at manok ang pwede mong isalang sa nagbabagang uling. Kung may tubig tabang na malapit sa inyo, baka may mahuli kayong suso.
pati na rin ng hito. And we'll just season this with salt and pepper. Or doon sa chan. Kakaiba rin ang lasa ng alagaw stuffed fish na sinamahan ng katuray salad. So we'll just roll it up. Then ihahalo natin dun sa ating onion and tomato mix. Just season it with salt and pepper. After nating ma-season ng maigi yung ating stuffing, punta na tayo dun sa ating bangus. Season lang natin lightly yung loob. And then of course, yung stuffing natin. Then, salang na natin. Ito yung ultimate Ilocano pampalasa, pagawang isda. So okay na, almost complete na yung salad natin. Tinatawag na ako ng ating pan. Pwede na daw tayo mag-lunch. Carabao meat with grilled mushroom. So with clean hands, lagay lang natin yan. For your marinade, siguro just let it sit at least 15 minutes bago natin siya isalang doon sa ating pan. So we have here yung galing din dito sa school. So tutuhog lang natin siya and then ipapalit natin doon sa ating steak while it's resting. Ang kwentuhan, kulitan at kainan, talaga namang non-stop kapag mga kabarkada ang kasama mo sa bakasyon. Pare, yung luha mo tumutulo. Pare, ganun kasarap. Ganun kasarap. Ang lupit. Hindi. Malayo, hindi nakadikit. Pwede na kayo join. Kaya papasarap ang food trip kapag kasama ang mga kabarkada kong sina Matt at Chef Jose. Bukod kasi sa may katuwang ako sa pagluluto, may jamming session din. Luto na ang karne. May scoring. Sa next barkada outing, may niaambag ka na ba sa mesa? Pero huwag ka mag-alala. Kasi kahit hindi ka pa bihasa sa kusina, maibibida mo sa mga kaibigan mo ang tatlong shrimp dishes na niluto natin sa Palaya Shrimp Farm. Here are our best shrimp dishes. Sisimulan natin sa shrimp fajitas. And para makasabay dun sa temang binubuo natin, gagawa tayo ng shrimp fajitas. Season lang natin yung ating shrimp ng salt, pepper, oregano, and cumin. Balansehan lang natin ng konting asim by adding an hour lime juice. And let's give it a mix. Painit muna natin yung ating flour tortilla. Pwede na natin siyang i-flip. So drop lang natin yung ating onion. Wait lang,
hindi siya maluto. Next shrimp dish, sashimi. Dito sa recipe ni Sir Iggy, pinaghalo niya lang ang wasabi at Japanese soy sauce. Ito ang naging sausawan ng fresh shrimps na nahuli natin sa kanyang farm. Honestly, tell me what. Naglalaway ako man. Tama. Walang lansa. Linis ng, ang linis ng lasa. Very clean yung lasa niya. Oh. Which is something that yung gandong experience, you can only get it from a 5-star restaurant. Para naman sa ating pangatlong shrimp dish, magkikilaw lang tayo ng hipon. So I'll just start off with our vinegar. And then of course yung ating lime. Salt. Some sugar. Pepper. Sinamahan natin ito ng chopped onions and bell pepper. Dito natin ikikilaw ang ating hipon. Samantala, kung mahilig ang mga kaibigan mas challenge, heto ang hashtag Barkada Goats na cooking activity para sa inyo. We'll do an open fire, native chicken, sintones. So what I'll do, is napakasimple. I'll just season it. And sa-stuff lang natin siya with our sintones. Isi-secure lang natin siya with a twine. So, basically, sinecure lang natin siya ng twine para maisabit natin siya doon sa ating dome. So, syempre, hindi rin natin ipahuhuli yung ating mga innards at saka leg. And yung ating mga mais. Sarap ng init dito. Ang kainang pampamilya sa anumang lakaran, hindi rin nawawala ng pasta. Sa katunayan, lahat tayo may kamag-anak na may signature pasta recipe. At siya ang nakatokang magdala nito sa bawat family outing. Sa susunod na bakasyon, ikaw naman ang magpaandar. Subukan mong aralin ang isa sa mga pasta dishes sa ating pasta yampilation. Simulan natin sa roasted tomato pasta with chili and cured egg yolk. And then, i-add ko lang yung ating olive oil. Ang tapa lang na isang uri ng shellfish, masarap ding isahog sa pasta.
pati na rin ang grilled chicken. Tapos babalutan mo ng pesto sauce. So lalagay lang natin yung ating basil. You can also toast yung pine nuts natin. We'll just add. Kuwan lang to, ina-eyeball ko lang. Also, dalawang bawang lang. Parmesan. So, lalagyan lang natin to ng olive oil. Ngayon, yung natitirang water na yan would help it para parang maging mas creamy. Samantala, kung magagawi ka naman sa Mountain Province, makakakita ka ng ganito. Ang tawag namin dyan, etag. At ang linamnam ng karne na yan, litaw na litaw sa isang pasta dish. Yan, almost reduced na yung ating pinaka-stock. Tanggalin ko lang yung ating mga itag. And yung natitirang sabaw, doon na rin natin lulutuin yung ating pasta. Doon naman natin isasangkot sa yung ating itag. And yung ating onions. Yan. And lagyan lang din natin ng freshly ground pepper natin. Kung gusto mo namang hamunin ang sarili mong kakayahan, baka pwede ka nang gumawa ng pasta from scratch. Aasinan mo muna ang maligamgam na tubig at lalagyan ng konting baking soda. Ihahalo mo ito ng dahan-dahan sa bread flour. Mamasahin hanggang maging dough. Ipapahinga natin ito ng isang oras. Ifo-fold ng paulit-ulit. Papatagin gamit ang rolling pin. Tapos, pwede nang hiwain. Huwag kalimutang budbura ng cornstarch para hindi magdikit-dikit. Samantala, ito naman ang pambato kong pasta dish na mayroong very accessible main ingredient, longganisa. Yung pinakamagandang indication or siguro yung visual cue kung paano nyo malamang luto na yung inyong pasta is, well, kapag lumutang na siya. But more or less, just to be on the safe side, 3 to 5 minutes pag fresh noodles. Food explorers, here's another very important tip. When you're cooking pasta, never throw away your pasta water. Para mas magmukha siyang saucy in a way, yung kumbaga buhay yung itsura niya, is we'll pour in some of the stock. Maganda kasi dito, meron na siyang harina, so kahit pa paano may parang lapot na siya. Pwede na nating patayan ng apoy. And habang mainit pa siya, lagyan lang natin ng basil leaves. Tsak, kahit sino, mapapalaban sa kainan kapag baboy ang ulam. Narito naman ang tatlong recipes na pwede mong iluto at ihain sa susunod na potluck party. Our pork dish champilation begins with sweet and sour pork. I just add in our generous amount of butter. You can actually turn off the heat and bagsak natin yung ating pork. And just like that, we're ready to plate. Sunod, Southern style pork barbecue.
then yung ating suka, brown sugar. Lagyan na rin natin yung ating paminta, buo. And of course, yung ating laurel. And then yung ating bawang sibuyas. Tanan natin. Para yung ibang drippings tutulo din sa pinaka-sauce natin. Lastly, pork ribs with smashed potatoes. Tatanggalin natin yung laman from this side pa ganon. So, ma-expose yung parte ng ribs na magbibigay ng siguro more stunning look dun sa ating simpleng putahe. So, ayan, food explorers, ready na yung ating pork ribs. Kita nyo naman yung diferensya sa normal. Diba, ang pogi. So, at this point, isi-season lang natin siya ng salt, pepper, and some herbs na meron tayo dito. And then, babalutin natin ang foil, saka natin sasalang sa ating makeshift oven. Mainit na siya. So, fat side down. Hindi na natin kailangan lagyan ng mantika. So, basically, what we're doing here is, kumbaga parang nilalak lang natin yung flavors niya. And also, pag na-finish kasi ito, or after natin siyang mabake sa loob, mangyayari dyan is may maganda siyang crust sa labas, magandang kulay. So, aesthetically, mas pleasing siya and mas malalim yung lasa niya. Kumbaga sa versus binalot natin siya ng foil, so para lang natin siyang binoil. Okay na ako dun sa browning natin. Habang nakasalang na yung ating ribs, susunod naman natin yung ating side. So what we'll do is iro-roast natin yung ating patatas rekta doon sa uling. So yan, kita natin. We have this beautiful surprise sa loob. So we just scoop this out. Lagyan lang natin nung oil from our foil or dun sa ating pinaka-pork mismo at konting butter. And then we'll just season it with some salt. Pwede na natin i-plate. Ituloy na natin ang ating food trip with our best soup dishes. Una, ang mainam na pampainit ng tiyan, sinabawang tulingan. Alamang o bagong pwede ko nang ilagay yung ating sotanghon. At pork sotanghon.
Ito naman ang ilang pasalubong ideas na pwede niyong iuwi sa inyong mga mahal sa buhay. Ang una sa listahan ng ating mga masasarap na pampasalubong, malutong na bagnet galing Tarlac. Masado. Tawilis at karneng baka mula sa Taal. Puto kalasyaw. Maanghang na sukaracha. Wine. Honey products from a bee farm. Mga produktong nililok ng mga talentadong wood artists sa Villa Socorro. At matatamis na linga candy. Bakasyon? Madalas, mas importante ang mismong paglalakbay kesa sa destinasyon. Kasama ang mga taong karamay mo sa hirap at ginhawa. Saan man kayo mapadpad, ang importante kayo ay magkakasama. Nagsasalo-salo at nagkakasiyahan. Guys? Woo!